Harleen, sino ba itong posibleng maging running mate ni Vice President Lenny Robredo? Ng UN Senator Francis Kiko Pangilinan ang magiging vice presidente ni Robredo. Angela, bandang alas 3:30 ng hapon nang dumating dito sa Harbor Garden Tent sa Sofitel, Pasay City si Vice President Lenny Robredo para maghain ng kanyang kandidatura. Ilang oras matapos nang i-anunsyo ang pagtakbo sa pagkapangulo sa 2022 election. Kasama ni Robredo ang kanyang dalawang anak na si Tricia at Aika Robredo, pati na ang kanilang legal counsel na si Attorney Romulo Makalintal. Hindi na nagbigay ng talumpati ang pangalawang pangulo at agad ding umalis ng venue matapos pumirma ng integrity pledge. Pero sa kanyang pag-anunsyo ng kanyang pagtakbo sa pagkapangulo kaninang umaga, nagpasalamat si Robredo sa mga umunawa sa pinagdaanan niyang proseso para magdesisyon sa pagtakbo sa halalan. Ayon kay Robredo, hindi niya binalak na tumakbo at inisip na rin niya noon na bumalik na lang sa Naga sa Camarines Sur. Ngunit buhay na anya ng Pilipino ang pinag-uusapan ngayon kung saan maraming Pilipino ang naghihirap sa gitna ng pandemya. May mga naging alok na rin anya sa kanya na sumanib na lamang bilang kandidato o bahagi ng bagong administrasyon. Ngunit hindi anya tungkol sa posisyon ang kanyang pakikipag-usap sa iba't ibang personalidad para sa pagbuo ng Unified Opposition Slate at hindi rin anya ito isang transaksyon. Buong buo ang loob ko ngayon. Kailangan nating palayain ang sarili mula sa kasalukuyang sitwasyon. Lalaban ako. Lalaban tayo. Inihahain ko ang aking sarili bilang kandidato sa pagkapangulo sa halalan ng 2022. Nakita na nating lahat ang pagsisinungaling at panggigipit na kayang gawin ng iba para maabot ang mga layunin nila. Nasa kanila ang pera, makinarya, isang buong istrukturang kayang magpalaganap ng anumang kwentong gusto nilang palabasin. Kung parehong uri ng pamamahala at pareho ang pagkatao ng mga magwawagi sa araw ng halalan, wala tayong aasahang pagbabago. Hindi naman natutuloy sa pagtakbo muli sa pagkasenador si dating Senador Bam Aquino upang maging campaign manager ni Robredo. Samantala, nakipagpulong din si dating Senador Antonio Trillanes IV kay Robredo. Ayon kay Trillanes, tatakbo siyang muli sa pagkasenador sa ilalim ng senatorial slate ng pangalawang pangulo. Wala pang kumpirmadong petsa kung kailan maghahain ang kanilang COCs si Pangilinan. As of 3:50 p.m., nasa 13 ang naghain ang kanilang COC para sa pagkapangulo, 6 sa pagka-vice-presidente, 27 sa pagkasenador, habang 43 naman ang naghain ng Certificates of Nomination and Acceptance o CONA para sa party-list representatives. Angela, bukas na nga ang ikawalo at huling araw ng filing ng COCs para sa 2022 national and local elections. At ayon sa COMELEC, ay kanilang sisimulan ang paglalabas ng tentative list of candidates sa October 29, 2021. At yan muna ang latest mula rito sa Pasay City. Balik sa'yo, Angela. Arlene, meron bang naibigay na rason ang kampo nila Vice President Lenny Robredo tungkol sa bakit siya tatakbo bilang independent, gayong nung nakaraang eleksyon siya ay under Liberal Party? Arlene. Angela, yan din sana yung gusto nating matanong kanina dahil nung pagdating ni VP Robredo at nang siya ay magpakita sa mga miyembro ng media, dala-dala yung kanya COC, ay nakita na nga natin na independent yung nakalagay na party sa kanya. At yun sana ang nais nating matanong, kaso hindi na nagpaunlak ng panayam si VP Robredo at hindi na rin siya nagbigay ng talumpati pa. So ating nga alamin, Angela, kung bakit independent
yung nilagay ni VP Robredo gayong nasa ilalim pa rin siya ng Liberal Party. Angela. Yes, Harleen, at bukod kay Senator Trillanes, meron ba tayong ideya kung sino-sino pa ang mga senador na tatakbo sa ilalim ng ticket ni Vice President Lenny Robredo para sa susunod na halala? Sa ngayon, Angela, ang kumpirmado pa lamang ay si dating Senador Antonio Trillanes IV. And ating aantabayanan bukas, Angela, kung sino-sino pa yung mga personalidad dahil marami pa tayong naririnig na mga kilalang personalidad na tatakbo din sa pagkasenador pero hindi pa sila, Angela, naghahain ang kanilang COC. Kaya malamang, Angela, ay bukas na sila hahabol dahil kakasara lamang nitong alas 5 ng hapon ng COMELEC para sa ikapitong araw ng COC filing. Bukas, Angela, ating aantabayanan yung kay Senator Antonio Trillanes IV pati na rin yung kay Senator Kiko Pangilinan dahil nakatanggap na tayo, Angela, kahapon ng impormasyon na maghahain na dapat si Senator Pangilinan ng kanyang COC para naman sa re-election bid niya sa Senado. Pero nang mag-announce ang tagapagsalita ni VP Robredo na si Attorney Berry Gutierrez na magkakaroon ng announcement si VP ng 11 a.m. ay hindi na tumuloy si Senator Pangilinan. So atin din nga ang tabayanan, Angela, ang paghain nila bukas ng COC dito sa Pasay City. Angela. All right, patuloy kaming makikipag-ugnayan sa iyo para sa magiging iba pang sitwasyon diyan sa Pasay City para sa filing ng Certificate of Candidacy. Maraming salamat sa iyo, Harleen Delgado.